Ikaw, kaibigan, ka-OFW, anong kwento ng unang sahod mo? Kasi ang kwento ng unang sahod ko is... Tara! You are my honey bun, sugar plum, pumpy and bum. Okay. Kalimera sa amigas sa amigos. Ang dito ang inyong Mayora Boreche. Yung umaga, pupunta tayo ng bangko kasi ipapa-encash natin yung unang sahod ni Mayora. Yan, titingnan natin. Papakita ko sa inyo kung saan mapupunta ang unang sahod ko dito sa Cyprus. So, malalaman nyo rin yan. Kaya anong kwento ng unang sahod ninyo? Ha? Share naman dyan. Punta muna ako ng bangko. At nag-text na rin yung bangko na ready to pick up na daw yung ATM card ko. Kasi 2 weeks na yatang nag-apply ako ng account sa bangko. Tapos ngayon lang siya nag-text na ready to pick up na yung ATM card ko. So kukunin din natin habang pagpapa-encash tayo ng ating unang sahod. Purdoy na. Actually guys, ngayon dumating yung sahod ko pero actually walang matitira sa akin. Ano ba yan? Na para magpadala at magbayad ng aking mga obligasyon sa Pilipinas, no? Ang laki-laki ng mga utang nating iniwan doon. Unang sahod lang matitira. Totoo lang, mga amigos, amigas, ang matitira lang sa sahod ko is panglagay sa alkansya ko. Nag-aalkansya ako para may maiwan naman sa akin, no? Hindi yung puro na lang padala. Ganun yun kapag OFW ka at may nanay ka na at may anak na naghihintay sa Pilipinas, no? Siipin mo talaga, buwan-buwan ka magpapadala, no? So, kailangan, samahan nyo ako sa aking padalahan. Lalakad lang ako sa malapit lang naman. Tapos, ang lakas-lakas pa ng boses ko, nasa kalsada ako. So, tingin-tingin sila sa akin, bahala sila. Papay na, samahan nyo ako. Mga amigas, mga kakekeke, no? Sarado yung pinupuntahan ko na padalahan. Sarado na sa today. So, wala akong choice, kundi pupunta talaga ako ng molos kung saan maraming padalahan doon. Isasama ko kayo, ha? Mamaya, puntahan natin yung padalahan doon at i-feature natin yun. So, dito na. Naghihintay na lang ako ng bus kasi dito talaga hintayin ko ng bus. So, ito na. No choice. Mga amigans, nandito ako magpapadala ako ng pera. Katatapos lang. Uuwi na ako. Islang oras ko lang nahawakan yung sahod ko. Lumipad na sa Pilipinas. Ganon yun, no? W kay. Ganon yun. Uwi na tayo, ay. Amigas, amigas, ito na ang kwentong OFW na sahod, unang sahod. Lumipad na ng Pilipinas. Kawawa lang tayo mga OFW, no? Pero okay lang sa akin kasi may anak ako na kailangan ko talagang sustentuhan yung anak ko. Single mom tayo, mga pre, mga bay, mga mare, mga kumare. Single mom tayo. May binubuhay akong bata. Baby pa yung anak ko. Kailangan parang gatas. Sabi na niya kanina nung nagbabantay sa anak ko. Mama, wala lang gatas yung anak mo. Bukas wala na. So, kailangan na natin paliparin yung sahod natin. Pinalipad ko na kanina doon sa Masari Money Transfer. Wala na. Ganun ang kwento ng aking unang sahod. Nagpadala ako ng supply ng anak ko. Bayad sa nagbabantay. Oh, sosyal yung anak ko. May nagbabantay yung anak ko. Sosyal yun. Katulong yung nanay niya dito. Tapos yung anak ko may nagbabantay. May yaya. Ganun lang yun ang buhay. No? Kailangan natin ng talagang may maaasahan sa aking anak doon. Masakit man sa aking loob. Pero kailangan eh. Kailangan kong kumita ng medyo malaki-laki. Tapos, bayad tayo ng insurance. Mabayad tayo ng mga utang. Ano ba? Utang, insurance, bayad, nagbabantay, bayad, at supply ng anak ko. Yun. Lumipad at ang pinaka-importante ay yung para sa aking simbahan, pinalipad ko na rin. Importante 'yon para sa simbahan. Tapos yun na. Yun lang ang kwento ng aking unang sahod. Ngayon mahirap maging OFW na kakasimula mo pa lang dahil wala talagang matitira. Buti may natira sa akin. As in tinipid ko talaga, tipiran lang.
May natitira sa akin at ihuhulog ko sa aking alkansya. Mag-alkansya na si Inday Mayora Borete. Ganun lang yun. Kailangan natin ding magtipid-tipid, iwasan ng mga luho. Actually, bumabili ako ng mga damit ngayon. Umuutang ako ng damit sa Okay-Ukay. Okay-Ukay naman yun. 5 piraso, ganun, 6 na piraso, 20 euro, ganun. Kasi nga, winter, wala ako. Mga long sleeve yung inuutang ko. Kasi nga, wala akong pang-winter at nilalamig ako sa labas. Kaya yun. Kaya ano, sa ating mga OFW, ano bang kwento ng unang sahod nyo? Kwento naman dyan! Share-share naman! Para alam natin, tayo-tayo na namang OFW ang nagkakaintindihan sa mga unang sahod natin. By the way, ito pala yung aking bank, ATM card dito. Buti pa dito sa Cyprus na may ATM ako. Sa Pilipinas, wala akong ATM. Kawawa yung mga isang OFW, wala ATM. Actually, mayroon akong bank account, pero hindi siya ATM. Passbook siya. So, kunti pang laman nun. Hindi pa nakakayaman, nakapordoy pa. So, ito na yung ATM ko. Ayan, ganda ng ATM. Ganda nga ng ATM. Yawang-yawang yung ATM natin. Pero wala pa akong pin code. Hindi ko pa alam nasaan yung pin code ko. Hindi pa siya dumarating yung pin code ko. So, ayun na. Ito na ang ATM ko. Hintayin ko na yung pin code ko. 3 to 4 days daw darating na yung pin code ko. At ang sa kaalam, may bank account talaga kami dito sa Cyprus. By law yun sa amin, nagtatrabaho sa mga bahay-bahay. At nasa batas talaga nila yun na dapat may bank account kami. Lalo na sa aking nanay at tatay na ang sahod ko is cheque. Ah, social. No? Cheque-cheque yung sahod ko. Kailangan ipa-incash. Hindi sila nagpapasahod dito sa anay at tatay ko ng buong pera. Katulad ng sa Middle East, iaabot lang sa'yo. Katulad ng Middle East naman talaga ito. Katulad doon sa mga Arab countries, mga Arabon, ay iaabot sa'yo ang tawag niya, iaabot sa'yo ang buong pera dito sa nanay at tatay ko is cheque, sosyalan. Hindi kasi sila mahilig maglagay ng pera sa kanilang mga wallet. At ang pong wallet nila ay ang laman ay puro card. Ganun yun. So, ito ang inyong Mayor Boreche. Magpapaalam na at ang kwento ng unang sahod ko, lumipad na ng Pilipinas. Ganun. Kaya naman, kwento naman. Anong kwento ng unang sahod niyo dyan? Share naman. Ito ang inyong Mayora at ako magpapaalam na at may gagawin pa ako. Gagawin ko ang Rudy Pomegranate. Dahil requested by my taray. Paborito niya kasi. So, babay na. Sumusobra na, ha? Charot. Ito yung Mayor Boreche. Nagsasabing kalimerasas, kalisperasas, and good night, and good morning. Click like and subscribe on my YouTube channel if you like my videos para updated kayo sa aking next episode. Parang teleserye, no? May next episode para updated kayo for my videos. And don't forget to press the notification bell for more videos to come. Bye-bye!